Ang programong ito ay hatid sa inyo ng Your Honor, hindi ko po alam. Mga kwentong kapupulutan ng aral. Istoryang makatotohanan. Isyong susolusyonan. Ito ang Radyo ng Bayan. Hi mga Maricakes! Ano ba yan? Brown out na naman? Brown out! Ako po, hindi na naman tayo makapag-operate ng mais dahil sa brown out. Jen, i-check mo nga ang appliances, yung electric pan, yung chiller, pati na yung ref. Baka may nasira na naman. Ay, sa tunay lang, boss. Mainit at madilim. Tsak na hindi tatagal ang mga customer sa ganitong sitwasyon. Paano na ang ating trabaho? Baka mawalan tayo ng heater. Tapos biglang magtanggalan. Mahirap talaga ang walang kuryente. Anong oras pa kayo magkakuryente? Diyos ko, kailanganin ko nang umalis at magharap ng ibang tindahan. Marami pa akong bibilhin. Miss, pakikweta na nga itong aking pinamili. Hay naku, Mare, sobrang banas nga dito. Wala man lang bang generator ang ganito kalaking tindahan? Mabuti pa kay La Capacing, maliit na grocery store pero may generator. Oh, pare, kamusta? Ikaw na pala nag-grocery sa inyo ngayon, ah. Naku, Mare. Oo, at buntis nga si Kumare mo eh. Baka di ni paabutin. Ako'y lilipat doon sa kabila. Ang banas dito. Bago hindi ko pa makita yung pinamimili ko at ang dilim-dilim doon sa loob. Ay, talagang kinakaya pa nga ano? Abay, syempre naman, Mare. Ay, si kumpare yung bagay mahina na. Hanap nyo ba'y libre at kalidad na edukasyon? Halina sa Mindoro State University. Matatagpuan lang yan dito sa Barangay Labasan, Bungabong, Oriental, Mindoro. Uy, pinapatawag tayo ni boss. Sige, tapusin ko lang tong dalawang nakapila pa. Susunod na ako. Hindi tayo pwedeng walang gagawin habang naghihintay ng kuryente. Kailangan natin mag-isip ng paraan para siguraduhin natin magtuloy-tuloy ang ating negosyo. Oo nga, boss. Ang daming customer na lumipat ng tindahan kada ganitong may power shortage. Siya nga po pala, may mga nag-invite po sa inyo para sa isang pagpupulong tungkol sa issue na ito. Okay, sige. Send me the schedule. But for now, I want everybody to think for an immediate solution. Kasi mahirap na, baka malugi tayo. Sa area ko, boss, may isang refrigerator na ang hindi gumagana kaya konti na lang yung mga nakastock nating mga frozen foods. Mabili pa naman ngayon ang mga yan. Sayang ang benta, sir. I heard doon sa tatlong customer kanina may bibilin pa sana kaso lilipat na lang daw sila. Tama, boss. Baka pwede tayong mag-invest sa solar panels o sa iba pang alternative power sources para hindi na rin tayo naapektuhan ng power shortage. Ayo, tama yun, boss. Oo nga, boss. Sikat ngayon yung solar panel. Okay, sige. Tingnan natin kung posible nga niyan. Sa ngayon ay mag-test muna tayo sa ganitong sitwasyon. Ay, aray, boss, basi nga nagkainit dito sa atin. Ay. This program is brought to you by Burger ni Mang Juan, unang kagat, tinapay lahat. Magandang good morning, everybody! Isa na naman ngang makabuluhang araw ang nilipas, sapagkat ngayong araw, ating pag-uusapan sa inyong paboritong programa ang isyo tungkol sa power shortage. With a team, trabahong sigurado, negosyong matatag, kabuhayang nagpapatuloy. Kasama ang mga nagagandahan at mga napaka-poging business-minded people mula sa inyong barangay. And of course, kasama ang ating mayor. And it's me, your DJ Jo, with my partner, DJ MJ. What an awesome introduction, partner! Napakainit nga ng ating paksa ngayon. Ano nga ba ang nangyayari sa ating kuryente? Ayun na nga, partner. Kaya tayo nandito ay para mapag-usapan ang mga bagay na yan. Kaya naman, sa aming mga dearest na walang sawang sumusuport ang mga listener, stay tuned! Ano pa nga ba? Huwag na natin patagalin to. Let's welcome our very own na mga businessman and businesswoman and also our mayor. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Kamusta po ang nararamdaman nyo ngayong narito po kayo sa aming programa? Okay naman. Medyo nakaka-tense ang segment na ito, ha? Okay, maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa aming invitation. Siyempre naman po, kami po'y kagaya ninyo na gusto din masolusyonan ang ating problema sa kuryente. Oo nga, no. Kasama po natin ngayon si Mayor para magawa natin ang solusyon ang ating mga problema. Mga minamahal kong mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong araw.
Naririto nga tayo upang mapag-usapan natin ang problema sa kuryente at kung paano natin masosolusyonan ang mga ito. Hindi natin maaaring hayaan na ito'y magpatuloy. Maraming maluluging pag nagkataon. Kaya naman, hinihingi ko ang inyong pagkakaisa para sa isang napagandang solusyon. Tama po kayo, Mayor. Nahihirapan na kami magpatuloy sa pag-aani. Nang walang sapat na kuryente, nawawalan na kami ng pag-asa. Ako rin, Mayor. Hindi ko na maipagpatuloy ang production namin ng ice cream dahil sa paulit-ulit na brownout. Paano na ang aming mga kapuhayan? Sa totoo lang, Mayor, hindi na namin kaya ang patuloy ng mga brownout na ito. Nawawalan kami nakita sa aming mga negosyo. Baka po pwede mag-invest ang ating bayan sa mga solar panels para naman hindi lang tayo sa Ormeco asa ng supply ng kuryente. Mukhang malaki nga ang magiging epekto ng power shortage sa ating pamayanan. Bueno, ngayong araw din, pasisimulan ko ang pagpaplano para makapasok ang mga solar panels na iyan sa ating pamayanan. Sangayon ba ang lahat na magkaroon ng solar panels o windmill? Share naman, Mayor! Kung gayon, gagawin ko na ng paraan yan. Ayun na nga, partner. Nagkaroon din ng solusyon ang problema ng lahat. Hanap niyo ba'y magandang tanawin? Malinaw at malamig na tubig? San ka pa? Dito lang yan sa Lisap River. Matatagpuan dito sa Barangay Lisap, Bungabong Oriental, Mindoro. Eh, magagawa naman pala ng solusyon ang brownout na iyan. Mabuti naman. Opo ma'am, kaya huwag na po kayo mag-alala at lumipat na ibang tindahan. Ano pa nga ba? Basta hindi mainit din eh at madilim. Ay dini naman lagi akong nabiliin eh. Mabuting balita to para sa atin. Bukas din ay sisimulan ko na ang pagkakabit ng solar panel sa ating bubong. Kaya ito suporta ng ating negosyo kahit na ilang oras pang brown out. Di tayo malulugi, ni hindi rin tayo makapa sa dilim at magtitiis ng init. Nako, mabuti naman at masosolusyon na yung power shortage na yan. Oh, wow! Napakagaling ninyo. Patuloy akong susuporta dahil sa inyong dedikasyon at pagiging handa sa mga hamon. Sa kabila ng mga pagsubok, kasama na rin ang power shortage, ipinakita ng negosyong ito ang kanilang determinasyon at kakayahan na magpatuloy sa kabila ng kawalan ng kuryente. Kaya naman, trabahong sigurado, negosyong matatag, kabuhayang nagpapatuloy. Liwanag sa dilim ng kawalan ng kuryente.